Hi guys, welcome back and hope you like, subscribe and paki-share na lang din kung gusto ninyo ang video na to. Maraming salamat. So ngayon guys, pag-usapan natin yung election ng Pilipinas. Halalan 2022. Ano ang mga ganap na butuhan? Ano ang mga ganap sa eleksyon? Sino ang kinakabahan? Siyempre ako, kinakabahan kasi proud to be BBM Sara Duterte. O, diba? Video and reaction. Ano naman kay presumptive President Bongbong Marcos. We hope guys na makaupo na siya at ma-inaugurate na si presumptive President Bongbong Marcos ngayong June 30, 2020. Oh Lord, please! Itong video na to guys, yun yung mga tumatakbo pa yung butuhan, yung counting, transfer ng mga buto doon. Talaga pang total na talaga ba? Diba naghintay tayo nun? Hindi tayo natutulog. Ako din, hindi ako natutulog kasi gusto ko makita sino ang nangunguna. So, sa mga BBM, Sara Duterte, unity. Because of their belief in our message of unity in the candidates sa Tambalang Marcos at saka Duterte. Kaya't napakalaking pasasalamat namin sa inyong lahat. Bukod pa doon ay magpapasalamat ako sa mga kababayan ko na nandiyan sila at nagsuporta sila hindi lamang sa mga kandidato, hindi lamang sa aming partido, kung hindi sa magandang bukas ng ating minamahal na Pilipinas. At yan sa akin ang pinakamahalaga na aking makukuha dito sa kampanyang ito. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Kagaya ng aking sinabi, ay hindi pa tapos ang bilangan. Marami nang nagsasabi na tapos na, pero hindi pa talaga. Antayin natin hanggang talagang maliwanag na maliwanag, mag 100% ng pagbilang. Hanggat tayo ay mag-celebrate, mag-isip na tapos na. Ngunit, kahit hindi pa tapos nga ang pagbibilang, hindi makapag-antay ang aking pasasalamat sa inyo lahat. Ang aking pasasalamat sa lahat ng tumulong, sa lahat ng sumapi sa aming ipinaglaban, sa inyong sakripisyo, sa inyong trabaho, at sa binigay ninyo sa amin na oras, na kakayahan, ng sipag. Ganitong klaseng paggagawa, any endeavor as large as this, does not involve one person. It involves very, very many people working in very, very many different ways. And to all of them, I thank you. And let us keep watch on this, on the vote. Kung tayo'y pala rin, ay sahan ko na yung inyong tulong ay hindi magsawa. Yes, ang inyong tiwala ay hindi magsawa. At dahil ay marami po tayong gagawin dito sa ating hinaharap. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Magandang gabi po. Sabi rin ni presumptive President Bongbong Marcos yung ano pa lang, ongoing pa lang, bali hindi pa siya naging 100% yung result ng voting. Nag-ano pa lang sa
ano pa lang siya, on process pa lang siya. So, ito na naman, may mga plataforma na, mga plano na, if ever siya ang manalo. Ikaw talaga manalo. Makaupo ka na sa June 30, di ba? So, ito yung reaction ko, guys. Review sa video na to. I've been, of course, following the count. At ganun na nga, as of this hour, 98%+ have already been counted. At ang bilang ng boto ko ay nasa 31 million plus. Kaya't maraming nagtatanong ngayon na kahit na hindi pa ako napoproklama, maraming nagtatanong, many people have been asking, what happens next? And what are we doing now? Well, right now, syempre, we have to, ang intention ko is to hit the ground running. Kung sakali man matuloy ang proklamasyon in later this month, ay kailangan nakahanda na tayo. So pinag-uusapan na namin ang mga appointment. As I'm sure you can imagine, the economic managers are going to be, because of the pandemic and the economic crisis. So that is something that we are looking at very carefully. But it's not only the economic managers, lahat talaga ng positions. Not only cabinet positions, but even other agencies ay tinitingnan na namin guys, lahat. Diba? The process that we have established is that I am keeping the organization, our ExCom, who ran the campaign. Sila talaga yung mga advisor ko. So we are keeping the ExCom going, the executive committee going. And they will be, syempre, the core group. But ang thinking ko is that each department, we have to talk to the specialists in that discipline or in that sector. For example, if we're going to talk about agriculture, we have to talk to all the best agriculturists, all the best workers in agriculture that we know. Tanong natin, sino kayang pwedeng magaling? The same thing with all the other departments. So there is a core group. And all the other departments are also will also have their own advisors that will advise the I suppose the standing committee and of course myself. So that is how the process has been established. Actually, bago kayo dumating, we were in there doing precisely that. I continue to be guided by, as I've said before, a competence and a willingness to work with the next administration. So we have removed, in our discussions, we remove immediately what their political leanings have been. Kung lumaban ba sa atin, kung sumama ba sa atin, that's not going to be part of the discussion. I'm also guided by the critical areas that we talked about during the campaign. So yun ang mga inuuna natin. Of course, it's the economy, prices, it's the price of energy, lack of jobs, education, infrastructure, all of these areas that are going to be critical in the next few years. So ganun ang aming ginagawa, and that has been the process so far. I'm also guided by the fact that 31 million of our kababayans have voted for unity. And I am guided by that in the sense that I will continue to work for a government, an administration that gives voice to everyone who wants to help. We may not agree. We may not, in the end, do exactly as they say. But whatever the next few days, I will be talking to you. Maka every day there will be something to announce, because marami na talaga kaming ginagawa. So in the next few days, we will continue to keep you informed about what's going on. And I am already authorized by to announce the first nominee
that we will be giving to the Commission on Appointments when the time comes, should I be proclaimed. And that is that our incoming Vice President has agreed to take the brief of Department of Education. So si Inday Sara, sabi niya, kaya niya, tinanong ko sa kanya kung kaya niya yung trabaho dahil mahirap ang trabaho ng Secretary of Education. Pero nag-agree naman siya at palagay ko kasama na diyan dahil she is a mother and she wants to make sure that her children are well trained and well educated, and that's the best motivation that we can hope for. So that is the first announcement that I can make that has come out of this process. So again, it is 31 million. I know the counting is not over. It is not yet official, but I can always say, I always guided and I always look to the fact that 31 million of our countrymen, yes, voted for unity. So 31 million much, of our countrymen BBM, have agreed to unify and help us unify the country. And those are the basic principles that we continue to follow. So I won't be taking any questions as I have very little more to announce. Yes. So thank you very much. Good evening. So, ayun siya guys, di ba? Ay nako, bilang OFW, syempre naman, bumoto tayo kasi naniniwala tayo sa BBM Sara Duterte, BBM. So, naniniwala tayo. Proud tayo guys na naging part tayo ng 31 million, sali tayo sa 31 million supporters lang naman. O, diba? Laban, laban, laban. So, ayun. Ang saya-saya lang, guys. Diba? And hopefully, makakaupo na ang presidente natin at saka yung vice president natin. So, pagdasal lang natin palagi guys na ang success ng Pilipinas is success nating mga Pilipino. So, ayun lang guys. Hope you like my video. Please like and subscribe. Bye!